Magandang araw mga ka-guys. Paano nga ba ang pananamakanal gagana? Ang pananamakanal ay mayroong 77 km haba ng lapad at tubig ng gagawang tao. Ang ginawa ito para pang shipping at gabe sa papuntang Asia. Noon, para makapunta sa kabilang karagatan, ang barko ay iikot sa buong South America. At mayroong itong distansyang 8,000 nautical miles. Ngayon, ang tricky dito kung paano nila ito ginagawa. Ang mas mataas ng 50 km sea level ang Pacific Ocean kaysa Atlantic Ocean. Para magawa nila ito, tinumbagan nila ang maliliit na ilog para ito mabuo ang isang malaking lawa sa gitna ng gawa ng tao. At gumawa sila ng malaking lock para mapigilan nila ang tubig. Kada lock ay mayroong napakalaking pintuan. Bago pumasok ang barko, ang tubig ay parehong level sa kabila, pinanggagalingan. At para makapasok sa pangalawang gate, ay itataas naman ang tubig upang mapantay sa sunod na gate. Pagbukas ng pangalawang gate, ang barko ay tatakbo naman ulit sa isa pang gate. Pagmasdan ninyo. Bubukas na ang gate. Tingnan ninyo ulit. Pagmasdan ninyo. So habang nasa transit ang barko, meron naman itong taga-alalay para hindi didikit sa gilid ng kabilaan. Ito ay tinatawag na locomotive train na nagsisilbing taga-hila at taga-pigil naman. Apat na locomotive train sa forward at sa after part ng barko. Meron din silang sariling mga lineman para makakabit ng wire rope galing sa locomotive train. Ang pananamakanal ay mayroong tatlong main lock. Gaton lock, Pedro Miguel lock, Miraflores lock. Para naman sa mga turista na gusto makakita, meron din silang isang audience building sa Miraflores lock. Dahilan nga, ang pananamakanal ay isa sa Tinaguriang 7 Wonders of the World. Hello guys! Magandang hapon po! Nandito tayo sa Miraflores Lock. Kasama ko ngayon ang aming third night na pinakabungi. Yun! Palabas na kami, papunta ang Pacific side. Tapos na, ito na yung last lock. Papunta kami ang Pacific. Okay guys, kita-kita ulit!